Hindi raw malaman-laman ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar kung saan nga ba nanggaling ang issue ng destabilization plot sa kanilang hanay. Ito nga po yung makaraang kumalat ng isang pekeng memo kung saan ay pinapa-heightened alert daw ng Philippine National Police ang ilang oras lamang matapos po yung reappointment ni General Andres Centino bilang AFP Chief of Staff. Ayon kay Aguilar, mga kabrigada, hindi na raw nila pag-aaksayan pa ng oras sa naturang balita at hahayaan na nila ang PNP na mag-imbestiga sa naturang memo. Muna iginiit ng AFP spokesperson na professional ang mga sundalo at ang pangunahin nilang tinututukan ay ang pagpapanatili sa kapayapaan ng Pilipinas. Hindi rin naman totoong mayroong mga pinagre-resign na AFP officials. Matatandaang una ng pinabulaanan ng PNP at AFP ang napaulat na memo. Nagpahayag na rin na tatlong branches ng AFP, kabilang na yung Army, Navy at Air Force, na kanika nilang suporta para sa reappointment ni Centino. Sinabi naman ni Aguilar na hindi pa rin nakapupulong ni Centino ang mga commanders ng tatlong AFP branches para ilatag ang kanyang marching orders. Tuntun na ng Philippine National Police o PNP ang pinagmulan ng memo na nagsasabing mayroon di umanong nakaambang destabilization sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa pulong balitaan, sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na sinisiyasat na nila kung saan ito nanggaling. Hindi rin umano nila isinasantabi kung mayroon bang security lapses sa hanay ng PNP nang kumalat ang peking memo na naglalagay sa full alert status ng kapulisan. Sakali man niyang mapatunayang mayroon dapat managot sa memorandum, ay papatawan nila ito ng nararapat na mga sanctions. Muli namang pinabulaanan ni Azurin ang napaulat na kaguluhan sa kasundaluhan. Sa katunayan umano, nakausap niya si reappointed AFP Chief of Staff General Andres Centino at iniyak nito ang mahigpit na koordinasyon at trabaho para masiguro ang stability sa gobyerno at sa buong bansa. Bigkada balita nationwide. Ipinasa rin ang balasahan sa mga matataas officials ng PNP. Pinumpirma ni General Azurin ang pag-relieve sa pwesto kay PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG Director Brigadier General Ronald Lee. Ipinalit naman si CIDG Chief si Brigadier General Romeo Karamat. Si Karamat, mga kabrigada, ay matatanda ang dating Deputy Director of the Philippine National Police Directorate for Intelligence o yung DI, naging Regional Director din ng PRO Caraga at hepe rin noon ng PNP Drug Enforcement Group o yung PDEG at ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o yung PNP IMEG. Abot sa tinatayang 500 ng mga police generals ang nagsipagsumite na ng kanikanilang mga courtesy resignations bilang bahagi ng internal cleansing sa hanay ng Philippine National Police. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, 60% ito ng higit sa 900 ng mga full colonels at PNP generals na hiniling niyang magbitiw na sa pwesto para magkaroon ng bagong simula sa kapulisan. Sa panayam, kinumpirma ng kalihim na sa pagsasagawa ng kanilang verification process, lumabas na ang ilan sa mga nag-resign ay positibong sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Napag-alaman din na nasa 7 billion pesos na halaga ng mga ipinagbabawal na gamot ang di umano'y ino-operate na sangkot ang mga pulis. Samantala, nilinaw naman ng kalihim na hanggat hindi pa tinatanggap ang resignation ng mga opisyal, tuloy pa rin ang kanilang serbisyo. Target ng DILG na matanggap ang courtesy resignations bago matapos ang buwan ng Enero. Ang ano ng PDEA is pag-aaralan namin to, tapos pagbubutihin namin. Pucha naman, okay lang sa akin yan, PDEA, kung kahapon lang kayo binuo. PDEA, ang tagal na niyan. Ang tagal nyo ng PDEA. Ang tagal nyo ng humahawak ng ebidensya. Ang tagal nyo ng nag-i-entrapment operation. Nagkamali pa kayo ngayon pa kung kailan high profile, ha? Tapos kung totoo mga bossing na si Remulla, anak ni Remulla ay talagang tinarget. Kasi yun ang sinasabi nila tinarget. Kung talagang tinarget yung anak ni Remulla, considering na Remulla is the DOJ secretary, tinarget yung anak niya. What more tayong mga mahihirap? Ayan, no? So dahil dyan, panoorin natin yung report ni yung report ni Ed Lingaw patungkol diyan para mas malinawang kayo, kasi ito sa totoo lang hindi tayo dapat magalit sa korte. Hindi tayo dapat magalit sa korte kasi yung korte po nakikinig lang yan, nagbabase po yan sa ebidensya.
palagay ko yung korte, yung judge niyan, umiiling-iling na yan at sinasabi na, oh, tiyan, tatanga ng mga to. Huli na eh. Oo, sukol na eh. Kaya lang, dahil mahina ebidensya nyo, eh, I have to rule in favor of who's pinaka mukhang nagsasabi ng totoo. Kasi hindi po pwede ang judge. Hindi po pwede na meron siyang kinikilingan eh, na parang, kalokohan yung sinasabi mo ah. So wag natin sisihin yung judge. Ang sisihin talaga natin dito ay yung abogado ng prosecution na tatanga-tanga din at saka yung ebidensya na pinresinta nila. O sabihin na natin, talagang conviction ng mga prosecution ay may kasalanan itong si Remulla. Sana pinatunayan nila ng bonggam-bongga. Eh hindi eh, di ba? So yeah, pakinggan natin to. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa pagka-acquit sa anak ni Justice Secretary Boyeng Remulla sa kasong possession of illegal drugs. Noong October 11, 2022, hinuli si Juanito Jose Remulla III na mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tinanggap daw kasi ni Remulla ang delivery ng pakete na nakapangalan sa kanya na pinadala ng isang Benjamin Hoffman mula po sa California. Ang laman ng pakete ay higit 900 grams ng kush, isa pong uri ng high-grade na marijuana. Ayon sa mga otoridad, na-detect ito sa X-ray sa NAIA nang dumating ito noong September 27. Nakalagay sa pakete na hooded sweaters daw ang laman nito, pero nakita sa X-ray na meron itong organic na laman. At nang dalhin na ang mga K-9 units, lumabas po na droga ito. Ayan, tingnan nyo mga boss. Nasa Bureau of Customs na siya ng 27 September. Yung entrapment operation po, October 5 ata. So ilang araw na? 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. More than 1 week na yung ebidensya sa kanila. Nung tinanong ng korte, yung chain of custody ng ebidensya, hindi nila maipaliwanag kung saan-saan nang nagpunta, kung sino-sino na yung humawak ng ebidensya na yan. Doon nagkaroon ng problema. Doon napatibay lalo. Okay, uli, tuloy. Kaya't nagsagawa ang PDEA ng controlled delivery kay Remulla sa kanyang bahay sa Las Piñas at hinuli siya nung tanggapin niya ang pakete. Sa unang tingin, parang nga namang dekahon ng kaso, tinanggap ni Remulla ang delivery at nang bulat-latin, tumambad ang droga. Ang kaso po kay Remulla ay violation ng Section 11, Article 2 ng RA 9165 o yung Dangerous Drugs Act. Pero bakit na-dismiss kagad ang kaso sa korte? Ayon po sa... Isa pa yun. Anong kinaso ng PDEA? Illegal possession of prohibited drugs. Mahinang-mahina po talaga yan, mga boss. Kasi illegal possession of prohibited drugs. Yun ang kaso mo. Eh kayo mismo ang nagdala ng droga sa kanya. Napunta sa possession niya yan dahil dinala nyo. Ganun kabobo yung PDEA dito sa ikinaso nilang to. Dahil yung piskalya, ang bossing si Remulla, pinasa naman to. Kasi ganun yun eh, PDEA will file a case sa fiscal. Then fiscal will study whether the case is appropriate before ito turn over nila yan sa RTC. Naputo lang chain of evidence ng droga habang nasa kustudya ito ng mga otoridad. Ano po ang ibig sabihin ng mga ito? Ayon kay Judge Moldes, hindi raw sapat na tinanggap ni Remulla ang delivery ng pakete para patunayan na may kinalaman siya sa illegal na droga. Kailangan daw patunayan ng prosecution na alam ni Remulla na droga ang kanyang tinanggap. Katunayan nga, ayon kay Judge... Ayan, ito, tama ito. Kaya hindi sila nag-submit ng counter affidavit, kaya dumiretso na sa korte. Kasi nga, kapag nag-submit pa sila ng counter affidavit, yung piskal, mawi-weigh niya pa whether appropriate ba to or hindi. So, a tactic na talaga nila yun, na dahil hindi ka nagpasa ng nag-submit ng counter affidavit, as a respondent,
iakit ko na to sa korte. Kung ano yung kaso na ipinresent sa akin ng PDEA, I will just, bahala na kayo mag-away-away sa korte.